kasisigan naman, minsan, tinatawag daw ni Satanas mga pagin yung kanyang tatlong pagitong, yung kanyang tatlong pagitong demonyo. Sabi ni Satanas doon sa kanyang tatlong pagitong demonyo, mayroon akong gustong ipagawa sa inyo. Igyan ninyo muna opinion, idea, gesture ninyo tungkol sa usapin ko. Sabi niya, ano kaya ang magandang gawin para yung isang tao, isang Kristiyano, isang lingkod ng Panginoon, maglayo siya. Hindi kaya, kahit naglilingkod siya, hindi siya ganun ka-active. Hindi siya ganun kalabi. Basta, huwag lang siyang malapot sa Panginoon. Ganun lang. Magsabi na isang Panginoon demonyo. Ganyan ko gawin po natin. Sabihin natin, walang langit. Ipakilala natin sa mga tao, walang langit. Sabi ng Satanas, parang kusin na tayo. Kasi kapag yung tao tumingin sa taas, masabi na ganun ang tao, may langit. Sabi na, ikaw, sabi dun sa pangalawa, sabi na ka ng pangalawang demonyo. Sasabihin ko sa kanila at ipapaliwala ko sa kanila, walang impyerno. Sabi na huli ng pinakalipod, bakit malawa ang kanya? Yung hirap ng buhay na nararanas sa nila, parang impyerno na. Kaya, paano mo may pakilala sa kanila? Walang impyerno. Kasi yung buhay pa lang yan. Impyerno. Ikaw, sabi niya sa iyan ng demonyo, anong ideya mo, anong suggestion mo, anong opinion mo para ang Kristiyano is hindi ka mong maging kalab. Sabi niya, simple lang. Pakikilala ko sa kanila na pwede ipagpabukas. Pwede ipagpabukas ang pagiging sincere. Pwede ipagpabukas ang lahat ng bagay na pwede gawin sa sabi ng demonyo, maraming ay maraming tao, maraming isa, hindi sila ganun ka-active sa dahil naniniwala sila, pwede pa naman ipagpapukas. Pwede pa naman sa sunod na panahon, magtatapat din naman ako, kaya naman, muna kayo, tayo, magpapukas. Pwede naman ipagpapukas. Ay, minsan makawala pa lang din ang Panginoon. At tayo magagaling sa Panginoon at sa mawi na natin ang Panginoon sa mawi natin ang Panginoon bago tayo maging, bago tayo maghapunan ng mga Panginoon. Thank you, Lord. Sabi ng lalaki nung pinapagaling ng Panginoon, God, pagkagaling mo ba ako? Sabi ng mundo. Nung pinagaling na ng Panginoon yung lalaki, sabi ng mundo, di daw mag-uuli. Bakit ka sinabi mag-uuli? Dahil hindi lang yung panlabas na katawan ng lalaki niyo ang pinipares. Kundi lalo din yung nasa loob niyo. Mayroon pinipares. Ganun din ang kasama. Thank you.
ay nakapaghando, tayo may pagkalago at katakutan ng paglilipo na nakalulubog sa Diyos. Wait lang. Sapagkat ang Diyos namin ay isang kapoy, mag-ilitaw. Amen. Pwede bang manalangin tayo sa Lord? Ama, papasalamat ko sa iyo. Pagsasalita, ang aming gawa at pilan ay pamumuhay, makapagbigay Panginoon ng talunguran ka sa iyong katawan. Pagpalain niyo ang mabuting balitang ka na aming pag-usapan, pag-aaralan, pagkakainin Panginoon. Gawa ang aming mga kaluluwa Panginoon, nakakain ng mabuting balita Panginoon. Makapusok sila, ang hayaan niyo Panginoon, habang kami nagpapaybay at nag-aaral ng Thank you.
salamat sa lahat, sa iyo, sa kapatahan. Tawagin ko yung favorite ng lahat, kapagin ko sa pagdaman. Ito ang pagkanta ko sa pagdaman. Salamat po sa inyo. Ngayong araw, ang aking pong pag-aaralan, ikakainin at tatalakayin ng mga pag-inig. Ayon pong po sa salitang pagkatapos. Lahat ang natatapos sa Lord, magsabi ng Amen. Lahat ang natatapos sa Lord, magsabi ng Amen. Lahat ang natatapos sa Lord, magsabi ng Amen. Noong panahon din ako, sabi ng Biblia, nilubog ng Diyos ang isang kalupaan sa pamamagitan ng napakalaking lupang. Sabi ng Biblia, lahat ng tao noong panahon na iyon nakamatay, maliban lamang kay Noah at sa kanya. Hindi imagine mga kapatid kung anong klaseng dilubyo yung panahon na iyon. Sabi ng isang nagkwento, mas mabuting mamatay ka ng bigla kaysa mamatay ka ng paunti-unti. Mas maganda yung namatay ka na lang agad. Wala nang mahabang proseso ng pagkakasakit o sakit na mararamdaman kaysa na mamatay ka ng paunti-unti. Ramdam mo bawat maliit na bahagi ng sakit hanggang sa pinakamalaking bahagi ng sakit. Maliit at malaking bahagi ng sakit na iyon, unti-unti mong nararamdaman, unti-unti gumagapang na gumagapang sa iyo. And imagine, kung ano ang pakiramdam ng mga tao iyon, habang unti-unti sila nalulunod. Gaano maraming tao magpapakita na matay ng panahon? Sa dalawa, sa po, sa daan, 1,000, napakaraming tao. Noong panahon nilo, inugnaw ng Diyos ang bayan ng Sodoma at Gomorrah. Sabi ng Biblia, lahat ng mamamayan sa lugar na iyo, nakamatay. Maliban lamang sa pamilya nilo, naging haligi ng kasimpa. Imagine, ano kaya ang pakiramdam ng tinatamaan ka ng apoy galing sa langit? Ano kaya ang pakiramdam nung tinatamaan ka ng asupre galing sa langit? Anong sakit ng pakiramdam ng mga tao na iyon habang binabagsakan sila, habang unti-unti sila namamatay? Ini-imagine, mga kapatid, kung gaano karaming tao ang namatay kung panahon. Walang exempted, sanggol, bata, babae, lalaki, lahat sila nung panahon na iyon. Paray-paray mong namatay. Lahat sila nung panahon na iyon. Pare-paray mong pinundang at pinagulalan ng Diyos. Ano kaya pakiramdam na mga tao niya o mga tao? Noong panahon ni Moses, sabi ng Biblia, ipinuan ng Diyos yung gumaga ng lupa para ihulog yung mga taong tampalasan, yung mga taong labastangan, at yung mga taong walang takot sa Diyos. Imagine this, yung mga tao, buhay pa sila, nasa impyerno sila. Hindi sila nakaranas na mamatay sa katawang ito. Pero sabi ng Biblia, pagbuka ng lupa, yung mga tao ngayon na nakastangan, walang galang at walang takot sa Diyos. Pagbuka ng lupa, yung mga tao ngayon, nahulog sila, diretso sa impyerno. Buhay pa sila, sinusunod na sila. O pwede pala yun. Sabi ng iba, buhay na pala, sinusunod na lang. Pero nakasulat sa Biblia, buhay mo sila, nasa impyerno na sila. Ano kaya ang pakiramdam ng mga tao na iyon? Sa laman, nabubuhay sila, pero tinutusta na sila.
imagine pag nakapatid yung pakiram ng Lord. Hindi pinipin. Ilang daan, ilang libo, ilang milyong tao ang mga kapatid ng namatay at pinatay ng Diyos dahil sa kanilang paglapastangan at sa kanilang ginawa sa Diyos. Itong mga tao nito, mawalang takot sa Diyos. Uli, lahat ng may takot sa Diyos magsabi ng Lord. Amen. Lahat ng may takot sa Diyos magsabi ng Lord. Amen. Sa Biblia, maraming beses binanggit mga kapatid mo sa itang pagkatakot sa Diyos. Dito sa Aklat ng Awit, chapter 2, verse 11, sabi ng Lord ganun, "Serve the Lord with fear and rejoice with them." Sabi ng Biblia, "Let us serve the Lord." Yung paglilingkod sa Diyos, hindi lang ito basta paglilingkod. Anong ibig mong sabihin? Maraming tao naglilingkod, pero walang takot sa Diyos. Maraming tao nagsisilbi sa Diyos, pero walang takot sa Diyos. Ang totoong paglilingkod sa Diyos, dapat lang may kaakibat na pagkatakot. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Walang silbi ang anumang paglilingkod sa Diyos kung walang pagkatakot sa Diyos. Naglalaro na sa madalisa. Naglalaro na. Kung naglilingkod tayo sa Diyos, and at the same time, wala tayong takot sa Kanya. Naglalaro pa lang. Nagsasayang ka lang ng panahon. Nagsasayang ka lang ng oras. Walang anumang ang paglilingkod na ating ipinaglilingkod sa Diyos kung wala tayong takot sa Kanya. Nagiging sincere, nagiging honest, nagiging dedicated, at nagiging makabuluhan ang isang paglilingkod kung yung taong naglilingkod may pagkatapos. Yung tao may pagkatapos sa Diyos, kahit hindi mo yan bantayan, hindi gagawa mo. Kahit walang makang nakatingin sa Kanya, hindi gagawa mo. Bakit, Pastor, may tapos sa Diyos? Sabi sa Aklat ng Pangangaral, 12 verse 13, Ecclesiastes 12 13, sabi ng Biblia, "Let us hear the conclusions of the whole matter, fear God, and keep His commandment, for this is the whole duty." Pansinin niyo yung pinakasulat sa iyo. Sabi nito, "Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty." Okay. Yung salitang duty, kapag tinignan natin yung traditional, yung synonym sa kahulugang duty, mga kapatid, is function. What do you mean? I mean this. Yung paglilingkod natin sa Diyos, nakakapag-function ng maayos. Ba't yung tao, may tao sa Diyos. Maraming naglilingkod sa Diyos, walang function. Anong papel niya? Nasa simbahan lang siya, pero wala siyang function. Although, nakakapag siya, nakakapagilig siya, nakakapag siya ang kamay. Sabi ng Biblia, wala siyang function. This is the whole function. Kung yung tao walang pagkatapos sa Diyos, wala siyang function. Alam niyo, ang isang bagay, mga kapatid, na walang function, sabi ng Lord, putuli na yan, tanggalin na yan, isturbo lang yan. Ay, naiintindihan ko ninyo ako, mga kapatid. Lahat magsabi ng amin. Lahat ang nakakaintindihan na intindihan ako magsabi ng amin. Ang anumang klase ng paglilingkod na walang pagkatapos sa Diyos, walang function. Kaya kung naglilingkod tayo sa Diyos at wala tayong takot sa Diyos, excuse me, wala akong function. At yung paglilingkod natin sa Diyos, dapat lang maging ganito. Dapat lang ang function natin sa Diyos ay maging maganda. Alam ko ninyo, maraming naglilingkod sa Diyos, pero hindi inaari ng Panginoon. Sabi ng Aklat ng Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 22. Sabi ng Biblia, "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done wonderful." Sabi ng mga taong ito, "Lord, sa pangalan mo,
nagpapakamal kami. Sa pangalan mo, nagpropesiya kami. Sa pangalan mo, pinaangin namin ang mabuting balita mo. Hindi lang yun. Nagpalayas kami ng Diyo. At hindi lang yun. Gumawa kami ng mga bagay ng pila. Gumawa kami ng mga bagay ng kapalaga. Pero sabi ng Lord, and then I will profess unto them, I never knew you. How come na itong tao ito? How come na itong mga tao ito? Hindi kilala ng Diyos. Sabi ng mga tao ito, nagpropesiya kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Tumuha kami ng milagro ni Bala sa pangalan mo. How come na itong mga tao ito? Maaaring pala na yung tao nagpapalayas ng demonyo. Maaaring pala na yung tao mga gumagawa ng milagro. Maaaring pala yung tao na pagdating ng panahon sa sabi ng Diyos, Ops! Mami pa rin. Mami pa lang sabihin ng Diyos, kahit ginagawa natin ito. Bakit? Kasi hindi pa yun ipas mo. Hindi totoo na kapag palayas tayo ng demonyo, okay na agad tayo sa Diyos. Hindi totoo. Sabi ng Lord, let us hear the conclusion of the whole matter. Dear God, and it is commanded, for this is the whole conclusion. This is the whole action. Walang silbi ang anumang klase ng paglilingkod. Wala tayong action. Anong ibig mo sabihin, mas magiging plastic at hipokrito ang tayo sa harapan ng paglilingkod? Imagine, sabi nyo ng gawain ng Lord. Paglinggo, Kristiyano ka. Paglunes hanggang Sabado, K-pop ka. Hala! Paglinggo, Kristiyano ka. Paglunes hanggang Sabado, demonyo ka. Hala! Sabi ng Lord, I never knew. Kahit na nangangay, sabi ng Lord, I never knew. Kahit nagpapalayas ka ng demonyo, sabi ng Lord, hindi kita kilala. Kahit gumagawa ka ng milagro, sabi ng Lord, hindi kita kilala. Why? Wala ka namang takot sa akin. Wala ka namang pagkatakot sa akin, sabi ng Panginoon. Yung paglilingkod namin sa Diyos, nangangapagpansyon lang ng takot. Kapag yung takot, may takot sa Diyos. Uli, lahat ng may pagkatakot sa Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Lahat ng may pagkatakot sa Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Kahit sa usaping kaligtasan, kung gumagawa lang tayo ng gumagawa, at wala tayong pagkatakot sa Diyos, pauwi lang ito sa wala. Sabi ng aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, sa talatang 2, sabi ng Biblia, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, in my presence only, but now was more in my absence. Sabi ng Lord, work out your own salvation with fear and dread. Work out our own salvation. Tatawin natin yung kaligtasan natin kasama, kalapit ng pagkatapos. Why? Hindi magiging totoo at hindi magiging buo yung pagkatapos natin. Wala tayong pagkatapos sa Diyos. Kapag ang takot, may takot sa Diyos, magsisinungaling pa siya. Kapag yung tao may takot sa Diyos, magsisinungaling pa siya. Diba niya? Dahil bago niya pag-ibulaan, o bago niya pag-ibulaan na yung salitang sasabihin niya, maisip niya natin, hindi pa kalooban ang Panginoon. Hindi ko sasabihin niya. Hindi ko ba pangitin ang Panginoon? Kapag ang tao may takot sa Diyos, Magdadaya pa sa'yo. Bago niyo pa dayain isang bago, mag-isip niya na pag-iitama ng Panginoon. Anakayan sa'yo. Alam niyo, minsan, napakapangit niyo. Nahiyak sa kanya, pero hindi na sa kanya nahiyak. Kaya sa'yo. Isa nakakaya para sa kanila, pero hindi nakakaya para sa kanila. Sabi ng Lord, kapag ang tao may takot sa Diyos, magsusugal ba siya? Sabi ng isang salita, isupiso ng kamay. Tsaka minsan lang kamay. Madalang lang kamay. Kung may takot sa Diyos, gagawin mo ba?
iisipin mo, hayaan mo pumasok sa isip mo yung pag-in. Kapag ang tao may takot sa Diyos, magiging J.I.M. na sila. Kapag ang tao may takot sa Diyos, magiging G.I.N. ba siya? Ang ibig ko sabihin ko sa Jesus, ay, alam niyo, maraming Kristiyano, Jesus, ay, may parang. Tatapapin ko kayo. Huwag yung magagalaw ko ng walang magdala ko na mamasok sa lahat. Paano mo naman iyakla yung bagay ni gusto? Inakaw natin ang oras na gusto. Oras na ka, sandali na ba? Inakaw mo pa. Inakaw mo na. Hindi rin papasok sa langit ng mga mag-ibisto. Bakit paso? Maraming tao sa sambahan. Method 2. Kala mo na nakikinig, pero nakadilat yung mata, pero yung isip ko lang. Mga metodista, mga method 2. Hindi papasok sa langit. Kunting oras na lang, kunting panahon na lang. Ganun pang ginagawa natin. Kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin. Hindi mo ipapahintulog na magyari yung bagay niyo. At bago pa man magyari yung bagay niyo, iisipin mo na, hindi ko manood na lang. Hindi ko gusto. Balak pati ganito. Walang magbabago. At walang mababago sa isang tao. Kahit naman at tumagal tayo na maapang panahon sa paglilipo, walang magbabago. At walang pababago kung wala kayong takot. Tatanda ka sa gawain ng pag-iglima, 5, 6, 15, 20, walang magbabago! Kung yung tao na yun, walang takot sa Diyos. Paano ka nagsimula mo? Dating ka pa rin. Nagbago pa lang ang dami. Nagbago pa lang ang gusto. Pero yung ugali at ugali, inulit, walang magbabago at walang mababago sa sino mang tao magkapalit na nagliling po sa Diyos. And at the same time, walang tao magkapalit sa Diyos. Ang anumang klase ng paglilingkod na walang pagkatapos sa Diyos, walang anumang. Walang kabuluang klase ito ng paglilingkod. Sabi ng Lord, ginagalang lang ako ng bayang ito ng kanilang labi, datapuan ang kanilang puso ng paglilingkod. Nag-praise the Lord sila, pero laman ng kanilang puso isa pa. Sabi sa aklat ng Roma, makikin ulo sa talatang ben. Sabi ng Lord, they know God, but they do not give Him the honor that belongs to Him. Kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila pinaharamalan ng Diyos bilang Diyos. Hindi sila natatakot sa Diyos. Hindi sila natatakot magkapatid sa kayang gawin ng Diyos. Pagkabang kilala nila ang Diyos, and at the same time, ini-ignore lang nila ang Diyos. Hindi sila natatakot sa Diyos. Hindi sila natatakot sa kayang gawin ng Diyos. Pero mga nagayon po sila sa Diyos. Pero hindi sila natatakot sa Diyos. Iwanan muna natin itong sulat ito. Punta natin itong aklat ng Gawa 17. First thing, sabi ng Biblia, for in Him we live and move and have our beings. Hawak niya ang buhay natin. Hawak niya ang pag-ilos natin. Hawak niya yung pagkatapos. Nabubuhay tayo, hindi dahil malakas tayo. Hindi dahil masarap at masustansya yung pinakain natin. Sabi ng Biblia, for in Him nabubuhay tayo dahil gusto tayong mabuhay ng Diyos. Sa tuwing kumagal ay bumulat natin ang ating bata, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon magkapatid para ayusin natin ang ating sakit. Hindi tayo nabubuhay magkapatid sa gano'ng sakit na hawak ng Diyos ang buhay natin. Wala tayong dapat ipagmalaki at wala tayong dapat ipagyabang sa Panginoon. Kahit nakaluklok tayo sa pinakahurok ng Lord, wala tayong dapat ipagyabang. Nagbubuhay tayo dahil lang sa aklat ng Apokalipsis, kapitulo 1 sa talatang mismo, sabi ng Biblia, sabi ng pinakahuling salita, and have, I am alive forevermore. Amen. And at the peace of hell,
And then, sabi ng Biblia, sa isang pinig ng Diyos, maglalako tayo. Sa isang pisa, sa isang kumpas ng Diyos, magpupula tayo mga kapit sa Diyos. Sa isang sandali, o wala. Bakit? Sabi ng Lord, hawak mo ang pamahal. Kahit gusto pa natin mabuhay, kahit gusto pa natin bilan, pero sabi ng Diyos, tama. Magaling mo natin. Wala na yung mga. Kahit ayaw pa natin, dahil sinabi ng Diyos, tama. Wala tayong mga. Why? Sabi ng Biblia, hawak mo ang pamahal. Ikalawang rito, kapitulong pwede sa talata ko, sabi ng Biblia, and God is able to make all grace abound over you. Maaaring pasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Alam niyo, kahit anong ayaw natin, kahit anong paghihirap natin, kahit anong gawin natin, kahit yung gabi gawin natin umaga, o yung gabi gawin natin trabaho, trabahoin natin 24 oras. So, sinabi ng Diyos, hindi kita magpapalaki. Wala tayong mamamayan. Kahit ibuwit natin ang ating buhay para kumita na lang kumita, pag sinabi ng Diyos, hindi kita i-bless. Hindi kita magpapalaki. Kahit ayawag na, pag sinabi ng Lord, hindi kita bigyan. Wala tayong mamamayan. Sabi ng aklat ng John, chapter 3, verse 27, sabi ng Lord, John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Walang matatanggap na anuman ang sino man maliban ipagkalus na niya ng Diyos. Kahit magpagal ka, kahit ibuwis, kahit itaya natin ang lahat, pag sinabi na Diyos, hindi kita ibuwis. Kahit gawin na natin ang lahat ng pinakamagatuhan natin gagawin, sinabi ng Diyos, hindi kita bibigyan. Wala tayo. Kaya gawin ng Diyos ang lahat ng mga. Hindi ka ba na nakakalos sa Diyos? Sa Chile, 1960 na tayo, panatag ng panti ang lahat ng mga. Yung isip ng tao, mayapa, lahat para sa kanila ng Panginoon ng Diyos. Sa Chile, lumito ng 9.7. Gaano kalakas yung 9.7? Yung lumito dito sa atin ang para. That's 5.7. Pero yung ginawa ng hindi ng Diyos ay Panginoon. How much for 9.7 ang nangyari? Anong hindi kong sabihin mas hawak ng Diyos kung kayo yung pang hawak ng Diyos yung desisyon kung lilong doon pa o hindi. Na nagbabay-study kami doon sa lugar ng Balay. Masaganaan ka sa talibuyan kami nagbabay-study. Sa limon ng bahay, tumama yung malakas kami. Alam niyo, parang bomba ko sumabog sa likod. Nung tinamaan ang napakalakas kami. Nagbabay-study lang na yung marumaka. Yung bidlat na yun, hawak ng Diyos ang desisyon kung tatama yun o hindi ka ba natatakos sa Diyos o hindi ka ba natatakos sa Kanya. Balikan natin itong aklat ng Romans sa 1 verse 2. Sabi ng Lord, kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila kilalang bilang Diyos. Anong ginawa nito? Number 1, sabi ng Biblia, naghahaha yung sin. Kahit alam nila na dapat ipagkaloob sa Diyos yung pagpuri at pasasalamat na ito, hindi nila ginawa yun. Pagpus ng ginawa nila, sabi ng Biblia, number 1, naghahaha yung sin. Nag-isip sila ng ganang gusto nila na papabog sa kanila. Nag-isip sila ng ganang kanila na sasangayon pa lang kami sa gusto nila. Sabi ng aklat ng Marcos 7, verse 3. In all the traditions of man, as the washing of pots and cups, and many other such like things, sabi ng Bigang Tagalog, pinalampabuluan nila ang utos ng Diyos, at sinunod ang mga katuruan
parang tradisyon. Kahit alam nilang ito ang dapat sundin. Yung taong buwas na nakahaka-haka sila, nag-isip sila, gumawa sila, at nag-invento sila ng mapulos. Dahil sa bagay na ito na kanilang ginawa, sabi ng Kapila ng Roma, chapter 1, verse 15. And even as they did life permitted, God, in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. Sabi ng Biblia, dahil sa ginawa nilang ito, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang kapisip. Ang isang bagay na nakatatakot sa isang Kristiyano is yung pakiramdam na wala kang pakialam ng Diyos. Minsan, sabi ng pastor natin sa mga kapag may nakakaral sa mga tinamaan, huwag kang magdalag sa mga. Nakaral siya, ikaw ang tinamaan, nasaktan ka, huwag kang magdalag sa mga. Bakit gusto? Itong pastor na ito na nakaral, tulay lang siya. Ginamit lang ng Diyos itong pastor na ito para pagaanin yung isa sa kanya. Maswerte ka, nakaramdam ka. Maswerte ka, nasaktan ka. It means to say, concern pa siya. Inakikialaman ka pa niya. Gusto ka pa niyang kaibusin. Gusto ka pa niyang ihulma. Pag may nangarap sa harapan, inamahan ka! Huwag ka magkipigil sa mga Diyos. This is your Lord. Thank you. Concern ka pa niya. May pakinagal mo ako sa iyo. Ang nakakakot, wala ka naman. Which means, wala nang pakinagal mo sa iyo. Para pag ang sinasabi ng Diyos, mahala ka sa iyo. Ang isa sa pakiramdam na nakatambi sa pag-ibig mo sa Diyos, itong pakiramdam mo. Amor, nag-message. Para yung insight mo ito, para pag-ibig. Wala na ano, para magaling yung mensahe ng Diyos pa ang ganito na ganito. Pinagmamahal ka, tapos yung beses bumapag sa kanya. Hindi na pagtama ang tumatapos sa kanya. Para pagpagtama ng beses, diretso na kanya. Hindi ka na pinapadyang, hindi ka na nagsasabi. Anong ibig sabihin? Para pagtama natin sa kanya, swear mo. Sir, para pagkulang sabihin ng Diyos, bahala ka sa kanya. Total, alam mo na naman kung hindi mo ginawa. Pahala ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasama. Number, sabi ng Biblia, sila'y nagmarunong. Dahil wala silang takot sa Diyos, hindi nila kinukonsider yung sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, kanan! Kanan! Sabi ng mga kaluwa. Sabi ng Lord, dito ang daan! Sabi ng Tilo, ito ang daan. Ito ang tamang daan. Sabi ng Aklat ng Grimaya sa Talpung, verse 4. Sabi ng Lord, pinaliguran nila ako. Ako ang bukal na nagbibigay buhay. At humukay sila ng mga balon. Ngunit ang mga balon butas. Ngunit ang mga balon niya ay butas. At walang naiipo sa Lord, wala tayong anumang may pagmamahal. Walang dudong na pwedeng itapak, gawin ng tao mga kapatid sa ganang tayo. Lahat ng dudong kaalaman na mayroon tayo mga kapatid, walang anumang sa Diyos. Malibang ang kaalaman natin, ayusin ang Panginoon. Hindi ito matigil. Sabi ng Kawikaan, sa chapter 2, ilagaw natin sa Panginoon ang ating mga pala, alaman, lang, itutumpak ito. Maraming tao, pinilo sila ng buhay, gumagawa sila ng gana kanila. Kung ikaw ay Kristiyano, at hindi ka natatakot sa Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, at hindi ka natatakot gumawa ng masama. Kung ikaw ay Kristiyano, at hindi ka natatakot na maglingkod sa Diyos ng hindi ka magsimula. Magsimula ang mga. Bakit, Pastor? Naging yung buong.
sa paglilingkod sa Diyos, hindi dapat ganito ang paglilingkod. Hindi dapat ganito lang ang paglilingkod na. Hindi lang tayo basta naglilingkod. Paglingkod tayo sa Diyos. Doon sa amin sa Diyos. Meron isang kapatid. Hindi natin isang kapatid. Huwag ganito siya. Pero kapatid sa Diyos na. Yung kapatid na yun, sinisalingan sa Diyos. So, pasok sa simbahan, malabas sa simbahan, pasok sa simbahan, nagsisimba siya. Pero yung tao na ito, malapag, yung serving niya sa Lord, ganito. Minsan, kinausap siya, sabi ng isang kapatid, Brad, ano kaya? Pagpapawis mo ba na sa Lord? Total, nagsisimba ka na naman lagi. Ano kaya kung mas malalim na paglilingkod kaya? Sabi ng brother niya, hindi, ay stop. Okay lang ako. Sabi ng brother. Palaging ganun, palaging inuupal sa kapatid ko. Pero lagi yung sagot, hindi, ay stop. Okay lang, ay stop. Isang araw, yung kapatid niya, habang nag-aabang sa nasakot, tinawaan siya namin. Spot, patay mo ka. To spot mo. Ano ba? Paglilingkod natin sa Lord. Gusto ba yung aliyahin?